magandang umaga. Ngayon, ituturuan ko kayo kung paano magsulat ng baybayin. Kung nakikita nyo ang tatlong baybayin dito, itong parang pusong nakabaliktad, ito, at saka ito, ipapaliwanag ko ng isa't isa. Ito ay katumbas ng letrang B mula sa alpabetong Romano. Ito naman, katumbas niya ang K mula sa alpabetong Romano at mula rin sa alpabetong Romano. Ito ay ang katumbas ng S. Ngayon, nakikita niyo naman siguro na ang iba ay may, itong tatlong to ay may cross. Ang iba naman ay may linya sa itaas at ibaba. Samantala, meron din mga tultok sa taas at ibaba. At ipapaliwanag ko po ang isa't isa. Ang isa't isa kung paano ito natutunog. Kung nakikita nyo po, okay, you guys got the... Isisimulan po natin ang mga baybayin na may cross sa baba. Ibig sabihin, walang katunog, ngunit kinakatumbas lang lamang niya ang mga sa letrang Romano. Nagbibigay naman po ako ng mga halimbawa kung paano sila gamitin. Sa ngayon, ipapaliwanag ko muna ang mga tunog. Ngayon, kung ito ay wala namang katumbas na salita, kumbaga pang tulong lang upang makabuo ng salita, ito naman ay may mga tunog at ipapapat. At katulad nga ng nasabi ko pa ulit-ulit, ipapaliwanag ko naman po. Kapag walang cross, mga linya at tuldok sa baybayin, ito po ay katumbas ng A. Ngayon po, dahil ito po ay katumbas ng B at wala pong tuldok at cross at mga linya, ba. Tapos naman po, dahil ito po ay isang B, ito po ay isang B dahil ito po ay katumbas ng B, habang ito po ay B. Lahat naman po ng mga baybayin, ganun po yung mga patas na sinusundan. So na yan po, sasabihin ko naman din po na ngayon, ito po ang pinakamadali, ang paborito ko pong tunog, ang E. Kasi kung ito po ang pinakamadali, kasi po kung alam niyo naman po sa letrang Romano na ang maliit na I ay may tuldok sa itaas, ganito rin po sa baybayin, B. Kung ang tuldok naman po ay nasa baba, ang ibig kong sabihin yan ay bo. Na yun po, kung ang B ay, ibig kong sabihin nun ay ang linya sa taas, ang bo naman ay para sa linya na sa baba. Ngayon, uulitin po natin. Ba, B, B, bo, bu. Katulad din po dito sa katumbas ng K, ka, ke, ki, ko, ku. Sa S, sa, se, si, so, su. Marami po. Siyempre naman po, hindi naman po natin maaaring makalimutan ang mga patinig, ang A, E, I, O, U. Dahil ito po ay mga katinig. Ito naman po ay patinig. Ganito po ang mga patinig. Okay. Now, give me a word. Water. Water. Alright. Ngayon, dahil sinabi niyan na water, ang katumbas nito ay tubig. Isusulat ko muna ang mga ang versyong Romanized ng water na tubig. Tapos ipapakita ko kung paano isulat sa baybay. Ito ang English.
water. At ang katumbas ng salita ay tubig. Ngayon, kung naman ipapalitan sa baybayin, ito ay tubig. Kasi ito, dahil nga sabi ko kanina, ay ang tu ay tu dahil ang linya ay nasa ibaba, kaya tubig. Ito, kaya wala siyang, kaya ito lamang ay mikro sa baba dahil ito lang ay sumusuporta sa mga tunog upang makabuo ng salita, tubig. Paalam at maraming salamat po, which means in English, thank you, goodbye, and thank you.